Magandang araw po muli at nawa ay kayo mga kapatid ay nasa sa maayos na kalalagayan. At narito po muli ako, si Brother Ronron kasama si Elder Jeremy. Ngayon po ay nasa ikalawang session po tayo ng ating pagrepaso ng ating leksyon. Nawa ay ating pong ipanalangin na ito pong ating mga sinasagawang programa at ministeryo sa gawain ng ating Panginoong Diyos ay magpatuloy at patuloy tayong gamitin at gawing instrumento sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At kami po ay nananawagan na baka meron tayo diyang mga kapatiran or mga kaibigan na nais na maging kabahagi sa ating pagrepaso at pagtatalakay na leksyon, maaari nyo pong i-message or tawagan si Elder Jeremy at gawin din ng ilan nating mga kapatiran na maaaring involved sa ating media ministry para tayo po ay maging involved sa gawain ito at mas dumami pa at mas magpatuloy ang ating gawain ito. So ngayon po ay narito tayo muli, isang linggong leksyon muli ang ating tatalakayin, ang ating pagbubulay-bulayan at hihimayin para higit ang bawat isa, ang buhay natin mga kapatid bilang mga Kristiyano ay magpatuloy at lalo tigit maging handa sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Diyos. At bago tayo magpatuloy, hilingan natin muli si Elder Jeremy na manalangin sa atin para sa ating pagriripasong ito. Manalangin tayo. Panginoon namin banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli ay makapag-aral ng inyong leksyon. Nawa, Banal na Espiritu na po ang patubay sa amin at tumulong para maunawaan ang inyong salita, Panginoon. Patuwal niyo po kami sa aming nagawang kasalanan. Ito po ang aming niniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Elder. At ngayon, ang ating pong leksyon ay may pinamagatang ang iyong awa ay umaabot sa kalangitan. At meron po tayong susing talata na matatagpuan sa Awit 57 verses 9 and 10. Ito po ang sinasabi, "Ako'y magpapasalamat sa iyo o Panginoon sa gitna ng mga bayan. Ako'y aawit sa iyo ng mga papuri sa gitna ng mga bansa sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila hanggang sa mga langit, ang iyong katapatan hanggang sa mga ulap." So dito po muli iikot ang ating mga pag-aaral at pagrerepaso ng leksyon upang maging paghahanda sa ating mga buhay bilang isang mga Kristiyano. At ngayon po, ang makikita natin sa mga talata at mga susunod na mga pagdidiskusyon namin ni Elder Jeremy na kung paano ang pagtanggap ng mga tao sa awa at biyaya ng Diyos ay ipapakita at ipapaliwanag kung paano ang mga awit o ang salmistang ito ay nagpapakita na ang awa ng ating Panginoong Diyos ay umaabot sa kalangitan ng langit. So ngayon, tingnan natin ang araw ng Linggo na kung saan ang kanyang awa ay magpakailanman. Ano ang sinasabi, Elder Jeremy, sa Awit 136 at ipinapakita nito patungkol sa awa ng ating Panginoong Diyos na magpakailanman? So sa Awit 136, ito, makikita natin, no? Na ipinapakita ang patuloy na pagpapakita ng awa o kagandahang loob ng Diyos sa kanyang bayang Israel at sa buong sangkatauhan. Ang awa o kesed ay tumutukoy sa tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha at sa kanyang tipan sa Israel. Sa pamamagitan ng pagtalima sa tipan at pagpapakita ng tapat na pag-ibig at pinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan at katapatan. Makikita natin doon, Elder Jeremy, tunay at talagang yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos. Ito'y bunga ng ating pakikipagtipan sa Kanya bilang tayo asawang babae at siya bilang ating asawang lalaki. At makikita natin dito na yung kanyang kamatayan sa krus ay isang katunayan lamang. Ano na nagpapakita na ang kanyang awa ay tunay at higit na magpakailanman. Napakaliwanag at napakaganda ng iyong nabanggit patungkol sa gustong ipabatid sa atin ng Awit 136 na ito. At sa halip nga, ipinapakita nito ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng makapangyarihang aksyon. At ito nga, yung pagbaba ng ating Panginoong Hesukristo at siya'y nagbuwis ng buhay. So ngayon, makikita natin na ipinapakita ng krus, ano, yung sa krus ng Kalbaryo, ang simbolo ng kanyang awa na magpakailanman. Pero meron tanong dito sa ating leksyon, kapat Elder Jeremy,
na sinasabing paano ang larawan ni Jesus sa krus na namatay bilang kapalit ng ating mga kasalanan ay pinakamakapangyarihang naghahayag ng dakilang katotohanan tungkol sa Diyos na ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kasagutan at ang iyong natutunan sa tanong na ito, Elder Jeremy? So, ang pagsasalarawan ng kapatawaran ng kasalanan sa Awit 51 verses 6 to 19 ay nagpapakita ng isang proseso ng pagsisisi at paglilinis sa harap ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanya ng kanyang kasalanan at paghingi ng kapatawaran. So, si David ay alam naman natin na humihingi ng pagbabago sa kanyang puso at pagbalik sa pagkakaisa sa Diyos. Okay, nakita natin na ang layunin ng banal na pagpapatawad dito na kung saan yung awa ng ating Panginoong Diyos ay pagpapawalang kasalanan, hindi lamang pagpapawalang kasalanan ano, sa legal na aspeto, kundi pati rin ang pagbabago sa puso at paglalayo sa kasalanan. So kung tayo bilang isang mga Kristiyano, bilang kanyang mga tagasunod, ay dapat tayo mga kapatid, kapag tayo humingi ng kanyang kapatawaran, ng awa ng ating Panginoong Diyos, dapat tayo ay magbago, hindi lang nawala ang ating kasalanan, kundi magbago mismo sa ating pamumuhay, ang mga bagay at aspeto ng kasalanan ay mawala sa bahid, o maging mawala yung bahid dito sa ating mga buhay. At dito ay yung sinasabing, pinapakita yung pagbabakumbaba ni David, ano, na nagpapakita ng pangangailangan niya sa biyaya ng Diyos. Baka kasi tayo kung minsan, Elder Jeremy, ay humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos, pero parang ipinagmamalaki pa natin yung ating nagawang kasalanan. Ano? Na ipinagmamalaki pa natin yung ating kakayanan at yung ating mga nakamit sa lupang ito. Bagus dapat tayo ay magpakumbaba papalaika, ano? So dito, sabi nga sa ikalawang tanong, kung kayang patawarin ng Diyos si David sa pangangalo niya, panlilinlang at pagpatay, anong pag-asa ang umiiral para sa atin? Anong masasabi mo dito, Elder Jeremy? So ang mensahe ng kapatawaran at biyaya ng Diyos ay hindi limitado sa mga taong tulad ni David. Mm-hmm. Kumbaga ito'y malawak ang sakop nito. At pinapahayag nito na kahit anong kalakasan ng kasalanan o kahinaan, mayroong pag-asa at biyaya mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. So dito nga no, napansin natin na at sinabi sa Biblia doon sa 1 John 1:9, di ba? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all His unrighteousness. Yan. Di ba, napakaliwanag, ano, kung tayo ay hiyahanapin natin. Mm-hmm. Ano sabi nga, sa ano, seek ye first, di ba? Unahin natin siya, tayo nakagawa at tayo ay makasalanan. Yan ang nature ng tao. Unahin natin ang ating Panginoong Diyos. Tawagin natin siya ng may pagpapakumbaba at pag-amin sa ating mga kasalanan. Di ba, kung sa ating mga panalangin, dapat yung ating pagpapakumbaba at yung ating pag-amin sa mga kasalanan ay hayag sa ating Panginoong Diyos. Bagamat hindi natin yan maiitago talaga, Elder Jeremy, ano? Pero dapat mismo sa ating mga puso, sa ating mga pananalita, kahayag ang ating pagsasabi na, Panginoon, ako'y makasalanan. Di ba? Ano, may maidagdag ka ba dito, Elder Jeremy? At yun nga, gusto ko rin idagdag dito, no? Kailangan talaga, pag humingi tayo ng tawad, is mayroon talaga tayong pananampalataya. Mm-hmm. Kasi may mga, alam ng Panginoon kasi kung anong nasa puso natin. At minsan, may mga tao lang na humihingi ng tawad for admission. Mm-hmm. Dahil natatakot sila. Di ba? Ay, nagawa ko to. But still, paulit-ulit pa rin silang gumagawa ng kasalanan. So, kailangan talaga natin ng pananampalataya sa Panginoon nating Diyos na siya mismo na kaya tayong patawarin at linisin sa ating mga pagkakasala. Yan, kaya nga sinasabi, kapag humingi tayo ng awa, ay dapat may pagbabago sa ating buhay. Hindi yung gumawa ka ng kasalanan, sa susunod gagawin mo ulit, hihingi na naman, yun ulit, hihingi ulit ng kapatawaran. Di ba?
hanggang saan tayo gagawa ng ganun, mga kapatid? Baka tayo ay nagiging hangal sa ating mga pananampalataya kung ganito na lamang ang ating mga buhay. So sinasabi dito, ngayon sa pagpapatuloy, anong may bahagi mo at mga interpretasyon at pagsusuri sa biblical na konteksto mula sa mga awit 130? Anong mababanggit mo o masasabi mo dito, Elder Jeremy? So dito, isa itong pagsusuri sa mga salitang biblical, no, mula sa aklat ng awit. So dito makita natin, una, paghihirap at kasalanan. So sinasabi dito na sa teksto na ito, ang paghihirap ng isang mga awit ay nauugnay sa kanyang personal na mga pagkakamali at sa kasalanan ng kanyang lipunan. Ito ay pinapakita ng pangunawa sa kanyang sariling kahinaan at pagkilala sa kabigatan ng mga kasalanan sa harap ng Diyos. So, pangalawa, kapatawaran. So, ipinapahayag din dito ang pangangailangan ng mga awit para sa kapatawaran ng Diyos. Ang kanyang panalangin ay nakatuon sa pag-alis ng mga tala ng kasalanan na nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa kabutihan at kahabagan ng Diyos. So, pangatlo, pag-asa. Mm-hmm. So, binanggit din ang kahalagahan ng pag-asa sa Diyos bilang pundasyon ng pananampalataya. Ang pag-asa ay hindi batay lamang sa personal o optimism, kundi sa pananampalataya sa salita ng Diyos na nagbibigay lakas sa sigla sa gitna ng pagsubok. So, pang-apat, panalangin para sa komunidad. Mm-hmm. Ang mga awit hindi lamang nagdarasal para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad. No, ipinapakita nito ang pag-uugnay ng personal na pananampalataya sa responsibilidad sa kapakanan ng iba at sa lipunan bilang isang buo as a whole. So, panglima at ang pinakahuli, sabi ito, pagtatanong at pagmumulat. So, ang teksto ay nagtatapos sa isang tanong na nag-aanyaya at sa pag-iisip at pagmumulat. So, binibigyan nito ang mambabasa ng pagkakataon na suriin ang kanilang sariling kahinaan at responsibilidad sa harap ng Diyos. Yan. So, makikita natin sa tekstong ito, sa may yung mga nabanggit, na ito ay naglalayong magbigay ng espiritual na gabay at pag-unawa na nagbibigay din sa awa ng ating Panginoong Diyos sa ating pananampalataya, Elder Jeremy, ano? Napakaliwanag na masasabi nga na yung nangyayaring paghihirap at yung mga kasalanan ng ating nagagawa, ito pala hindi lamang dahil sa makasalanang likas ng ating mundo, kundi ito'y dulot din ng ating mga desisyon. Kaya mga kapatid, ito'y paalala at maliwanag na nabanggit ng ating kapatid na Jeremy na itong mga bagay at maliwanag na sinasabi ng salmista o ng mga awit na ito ay dulot yung ating nararanasang paghihirap, nararanasang mga kagulumihan sa ating buhay, malaki ang porsyento na ito ay nagmumula sa ating mga desisyon. Ano? So, kung ang desisyon natin ay tayo lamang, sinunod natin, hindi natin inilapit ito sa ating Panginoong Diyos, ano? Baka yung ating mga buhay, yung ating mga nangyayari sa ating buhay, ay maging isang malaking kalungkutan at katotohanan ng pagiging makasalanan na likas ng tao. Kaya mas maganda, laging i-consult natin ang ating Panginoong Diyos. Ano? So, napakaliwanag at tunay na itong mga bagay na ito ay magiging gabay sa ating pananampalataya. Ngayon, sa pagpupuri sa dakila at maawaing Diyos na ipinakita sa mga awit 113 at 123, paano itong naglalarawan ng mga salitang puri at papuri ng kadakilaan sa ating Panginoon? Maari mo bang maibahagi ito, Elder Jeremy? So ang makikita natin dito, no, ang ilang mahalagang punto na maaring ipinaliwanag mula sa teksto. So una, kadakilaan ng Panginoon. So, binibigyang diin na ang Panginoon ay nasa itaas ng lahat at higit sa lahat ng mga bansa at kalangitan. And ang ganyang kapangyarihan ay walang kasinlaki at walang sinuman ang makakatangkang hamunin siya. At sa tekstong ito, ay makikita natin ang awa ng Panginoon. So, yung awa ng Panginoon ay binibigyang diin din na bagaman ang Panginoon ay nasa itaas, siya ay handang magpakumbaba
at makiramay sa mga nangangailangan at dukha. Ang kanyang pagmamahal at habag ay nagpapakita sa kanyang pagiging handa na tumulong at iligtas ang kanyang mga lingkod. So, pangatlo, pagsamba at papuri. Mm-hmm. Ang mga sumasamba sa Panginoon ay hinahamon na hindi lamang kilalanin ang kanyang kadakilaan, kundi pati na rin ang kanyang kabutihan. Ang pagpapakumbaba ni Jesus at ang kanyang pag-akyat sa krus ay pinakamahalagang halimbawa ng kadakilaan at kabutihan ng Diyos, kung saan nangyayari ang kaligtasan para sa sangkatauhan. So, pang-apat, pagpapatibay sa pananampalataya. So, binibigyan ng tekstong ito ng diin ang kahalagahan ng pag-iisip sa krus o yung pag-iisip natin sa sakripisyo ng Panginoon sa mga pangyayaring roon bilang personal na karanasan ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Kaya napakaliwanag ano ng iyong binanggit doon, Elder Jeremy, aking natutunan na ang ating buhay pala sa mundong ito ay dapat maging sentro ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Ano man yung ginagawa mo, ano man, kung nasa saan ka man naroroon, kung ano ang iyong trabaho, kung ano ang iyong mga bagay, na kung ano yung mga engagement mo, Elder Jeremy, ay makikita dapat doon na ikaw ay patuloy na nagsasamba at nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ano, na parang hindi man natin siya, literal na tayo nasa sa labas at nangangaral, hindi man tayo nagsisisigaw sa labas na kapatid kayo mga sisi, ganito ang gawin nyo sa oras ng mga panahong ito. Hindi pala dapat yung mismong buhay natin, yung mismong kung paano natin ginagamit ang buhay na itinalaga sa bawat isa, ay ito dapat ay maging sentro ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. At yun ay bahagi ng pagkilala bilang ang ating Panginoong Diyos ay dakila at maawain Diyos. Ano? At dito naman, makikita natin na huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya o huwag na huwag natin kakalimutan ang biyaya ng ating Panginoong Diyos na ito'y inilarawan sa mga awit 103. Paano? Ano mo ito may bahagi sa atin, Elder Jeremy? So, ang awit 103 ay naglarawan ng iba't ibang pagpapala ng Panginoon. At binibigyan din dito ang kagandang loob ng Diyos at ang kanyang katapatan sa kanyang tipan sa Israel. At binabanggit din sa tekstong ito na pag-alala ng Diyos sa mga tao at ang kanyang habag sa kanyang bayan. Yun, makikita natin doon, Elder Jeremy, na yung huwag makakalimot tayo sa lahat niyang mga biyaya, ito pala yung ating alalahanin, yung tipan niya sa Israel. At yung pakikipagtipan niya sa Israel ay hindi lamang sa Israel, kundi sa ating kapanahunan nung ating tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas sa panahon na tayo'y binautismuhan. Ito yung tipan na dapat nating alalahanin at maging pundasyon ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Eh paano dapat ba tayo tumugon bilang mga tao sa kabaitan at awa ng ating Panginoong Diyos, Elder Jeremy? So una, dapat nilang purihin at pasalamatan ng Panginoon para sa lahat ng kanyang mga biyaya. At ang pagpapala ay maaaring isang gawa ng pagbibigay ng mga material at spiritual na biyaya. Sa pamamagitan ng pagpapala sa Panginoon, ang tao ay nagpapahayag ng pasasalamat at paggalang sa Kanya. So, pangalawa, dapat tandaan ng mga tao ay ang lahat ng mga biyaya ng Diyos at ang kanyang mga tipan, ang pag-aalala sa mga biyaya at tipan ng Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal at pagsunod sa Kanya. So, mahalaga sa relasyon ng tao at Diyos na ang pagiging tapat sa pangako ng Diyos at ang pagtugon ng may nagmamahal. Siyempre, kung ikaw naman ay nagmamahal, talagang makikita mo na give and take. Kung pinapakita ka ng mabuti, papakitaan mo rin talaga ng mabuti. At hindi mo talaga sasaktan. Ang karga nito ay susundin mo yung utos. Di ba? At yun, makikita natin dun, na
talagang dapat makita sa ating mga buhay na kagaya ng pagsasalang-alang ng mga konseptong ito na sinabi ni Ellen G. White mismo na mahalaga na maglaan ang tao ng oras sa pagmumuni-muni sa buhay ni Kristo. Ano? Huwag tayong maglaan lang ng oras sa mga tao sa lupang ito. Kundi bagkus maglaan din tayo higit ng oras kasama ang ating Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ito, magiging matatag ang ating pananampalataya. Sabi nga, ito yung mga moments with God. Mm-hmm. Ano? Na kung saan ito ay magpapalago at magpupuno sa atin ng Espiritu Santo at dapat din nilang pag-isipan na ang aral ng pagsisisi, pagpapakumbaba, ano, ay ipinapakita sa krus ng Kalbaryo, sa krus mismo ng ating Panginoong Hesukristo bilang bahagi ng kanilang paglalakbay, ng ating paglalakbay tungo sa kaligtasan. Mga kapatid, binagkaloob na yung kaligtasan, pero tayo ay nasa paglalakbay kung paano ito mapapanatili at paano natin ito totally ano, na makakamtan sa ikalawang pagdating. At bilang pagtatapos sa bahaging ito ng ating leksyon, napakaganda ng leksyon ito na ito'y muli laging pagkilala sa ating Panginoong Jesus, sa ating Panginoong Diyos, ang makikita natin na ang kahulugan ng awa ay nilalarawan na ang awa bilang pagmamalasakit o pagpapatawad o ipinapakita sa isang taong may kapangyarihang parusahan o saktan o nagpapakita ng mga halimbawa mula sa kasulatan na binibigay sa awit. Ano? Ito yung kahulugan ng awa. Hindi lamang awa na ikaw ay nagkaroon ng simpatya sa isang tao, kundi ito'y awa rin ng may pagsunod at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Yan yung espiritual na pagkilala sa awa. At ang awa ay nagpapalakas ng pag-asa. Diba? So ito ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa, lalo tigit sa ating mga kapatid. Kaya nga, sabi nga yung maganda yung naging tema dati ng youth, yung Be the Sermon. Diba? Maaaring yung buhay mo, Elder Jeremy, yung buhay ko ay isang magandang aral sa ating kapwa. At yung awa na naranasan natin, yung kaligtasan na naranasan mo, Brother Jeremy, ay maaaring ito pala ay maging inspirasyon at pag-asa sa iba. Ano? At makikita natin doon na sa ating mga buhay, ito ay refleksyon ng ating mga pananampalataya. At bilang dagdag, Elder Jeremy, ano yung maibahagi pa bilang pagtatapos sa ating leksyon? Gusto ko rin ibahagi yung apat na salitang Hebrew para sa awa. So sabi dito, hesed, karaniwang ginagamit para sa awa, ito ay nagpapahiwatig ng pag-ibig, pagliligtas, pangangalaga, katapatan, at pangangalaga at pagpapalakas, na nagpapakita ng mga aksyon ng kaligtasan ng Diyos at walang hanggang katangian. At meron dito yung raham na sumasagisag sa malambing na pangangalaga o pagkaawa at pabor na lampas sa nararapat. At meron din dito ay ang hanan, nagpapahiwatig ng pabor, kagandahang loob, at habag na nagpapakita ng disposisyon ng Diyos sa kanyang mga nilalang at sa kanyang mga aksyon sa pagbibigay ng kapatawaran, pagkain, katarungan, at biyaya. So, at panghuli, yung seliha, nagpapahiwatig ng kapatawaran bilang isang gawa na ginawa ng Diyos lamang na nangangailangan ng pag-amin ng kasalanan at kasama ang pagpapakumbaba at pagsisisi na nakasalig sa awa at habag ng Diyos. Yan, maganda yan, Elder Jeremy, ano, yung apat na salitang Hebrew na yon, na ito'y nagpapakita ng totality ng buhay na dapat maging buhay ng mga Kristiyano taga-sunod ng ating Panginoong Diyos. Ano? At itong pagpapakita ng awa na ito, yung awa ng ating Panginoong Diyos na umaabot hanggang sa kataas-taasan ng langit, ay ito'y tinuturo ng awit na dapat tayo mga kapatid ay maging tagasunod ng Diyos na kung saan ay nagpapakita ng kabutihan at pagtulong sa mga dukha, sa mga nangangailangan, sa mga matatanda, at ito ay nagpapahayag ng banal na pag-asa na ang awa ay dapat nagpapakilala sa mga matutuwid. Ano? So makikita natin na yun yung awa at yun yung mga bagay na dapat makita at sentro ng ating mga buhay. At bilang mga huling pananalita at susog, Elder Jeremy, gusto ko rin i-emphasize dito na ang Diyos ay pag-ibig. At ang awa at kapatawaran ng Diyos is
para sa lahat siya. Kailangan lang talaga nating lumapit, humingi ng tawad, at ang Panginoon na ang bahalang magpatawad sa atin. Kasi, kaya nga ibinigay niya ang buhay niya sa cross. Ganun niya tayo kamahal. Para makaiwas tayo dun sa consequence ng kasalanan. At ito po ay sa atin para tanggapin. Kasi ang biyaya ng Panginoon ay libre. Mm-hmm. Siyempre, pag libre, hindi lang naman yan basta, mapupunta para sa'yo eh. Kumbaga passive, hindi siya passive. Kailangan mo pa rin siyang tanggapin. Kung may nabigay siyang regalo, kailangan mo rin siyang abutin. So, kailangan natin siyang tanggapin at kailangan natin mag-repent at nang may pananampalataya sa Diyos. At ito ay ang nagbibigay ng hope o nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa, yun. Yan. At yun nga, nakita natin doon ano, na yun yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito yung kaibahan natin, Elder Jeremy, sa ibang mga relihiyon at pananampalataya. Ano? Tayong mga Kristiyano, tayo'y naniniwala dito sa natatanging pag-asang ito, na kung ito'y lamang ang ating pangahawakan, mga kapatid, ikaw at ako, ano, hindi tayo matatakot sa mga oras ng kagulumihan ng ito. At bilang pagkatapos, babanggitin ko ulit ang mga nasa awit 57:9-10, ang ating susing talata. Sabi nga, ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bayan. Ako'y aawit sa iyo ng mga papuri sa gitna ng mga bansa, sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay dakila hanggang sa mga langit, ang iyong katapatan hanggang sa mga ulap. Napakaliwanag muli, mga kapatid, ng ating leksyon. Nawa ay ito ay ating kapulutan muli ng aral, ng inspirasyon, at ng motibasyon na para tayo ay magpatuloy at maging tapat sa ating mga pananampalataya. Muli po, maraming salamat hanggang sa susunod po nating mga pagpupulong.